Welcome sa isang mabilisang DIY tutorial. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inayos itong aming flexible kitchen faucet. So mapapansin nyo, sobrang wala na siyang tulo. Kahit i-switch natin sa shower mode or sa normal mode, wala pa rin. Konting background lang, pangalawang beses na pala namin nagkaroon ng problema sa flexible kitchen faucet na ganito. Yung una, actually, pinalitan na namin yun. Ito na yung basbago. Kaya nagtataka ako kung bakit ganito na naman yung problema. Siyempre, una kong inisip is baka barado. So hinanap ko muna kung saan nagbara. Dahil ito yung pinakamadaling tanggalin, ito muna yung una kong chinek. So baka kasi dito lang nai-stuck. Kaya tinanggal ko muna. So para malaman ko, bubuksan ko itong faucet. Nung binuksan ko naman, mahina pa rin. So ibig sabihin, yan lang din kasi yung tumutulo kanina. So wala namang problema dito sa faucet head o sa shower head. So baka nga nandito yung problema. So FYI lang, chinek ko na rin kanina yung pressure ng tubig dito sa may ilalim. So yung pressure ng tubig bago pumasok dito sa may flexible hose is normal naman. So nandito nga yung bara. So whether or not kaya nyo i-check yung linya ng tubig sa ilalim, ito muna yung next nyong gawin. Gamit yung standard or yung flathead na screwdriver, tatanggalin natin itong parang bilog na kulay puti sa dulo ng flexible hose. So ingat lang pala kasi hindi natin siya totally matatanggal. Bali, hihilain lang natin siya. Kasi sa likod nitong white na circle na to, merong rubber hose dito. So dun dumadaan yung tubig. So tutungkabin lang natin or tatry lang natin mahila itong white. Dahan-dahan lang, no? Kasi ayaw din natin na ma-deform siya. Ngayon, kung medyo mahirap, tulad ko, ginamit ko yung likod na part ng kutsilyo para mas madali siyang ma-unstuck o mahila. So dahan-dahan din sa paggamit ng kutsilyo kasi ayaw naman natin na makat, mapunit o mabutas natin yung rubber hose kasi magli-leak naman yun naman ang magiging problema kung nasira siya. So yan, ito lang yung first part. Meron pa yung medyo mas malaking part, so kunin lang ulit natin yung kutsilyo. Dahan-dahan natin tanggalin yung pangalawang white na part niyan. Again, doble ingat lang na huwag matusok yung black sa gitna. So mas makapal itong pangalawang part, mapapansin nyo pag nahila ko na siya. So hilain lang natin ng konti. And yung itim na yan, nakatwist yan. Actually yan lang yung problema nitong aming flexible hose. Nakatwist siya sa loob sa sobrang kakagamit ng flexible na faucet. Kaya hindi na makadaan yung tubig kasi nasobra na siya ng twist sa loob. Hindi siya sumasabay dun sa mismong flexible na bakal sa labas. So gagawin nyo lang, i-untwist nyo lang siya. Para malaman nyo kung anong direksyon, pag hinatak nyo yung pinakadulo na to, mararamdaman nyo naman kung saan banda gusto pumunta ng hose. So pag feeling nyo wala ng buhol o twist, try nyo na. And ayan na nga, lakas na ng tubig. Hindi nyo na kailangan magpalit ng faucet, o gumamit ng hot water or baking soda o vinegar para mag-unclog. Yun lang yung gagawin nyo. Siyempre, kung yun din yung problema ng faucet nyo. So ibalik nyo lang kung ano yung tinanggal nyo kanina, yung cap. Hindiin nyo lang na maayos para mas madali nating maipasok naman yung pinaka shower head o yung faucet head mamaya. Tapos, ibalik na natin to. So, hindi ko alam kung bakit ganyan ko iikot yan. Ang common na pagbalik ng anything na nai-screw is clockwise. Ayan, ganyan. So, ikpitan lang natin. And then, final check. Wow! So, gumagana na. I hope natulungan ko kayo. Kung may extra time pa kayo, please like the video and subscribe to our channel. So, that's all for today. Thank you and God bless.